Salamat, ha. Sana po sinama niyo na rin si Michael. Lagi kasing bit ni Dana, eh. Kahit saan pumunta, siguro ayaw pa yan ang kay David. Ano niyo, malalaman niyo din ang totoo sooner or later, pero David is petitioning for annulment. Dana is not cooperating. Mahaba-habang proseso yan. Paano na ho si Michael? Kawawa naman po yung bata kapag nangyari yun. Oh, maapektuhan, pero never kawawa. Gia, alam mo naman, marami nagmamahal kay Michael sa atin. Pero sana, hindi na pahirapan ni David ang sitwasyon with regards to that custody thing. Siyempre, Adam, ilalaban niya talaga yung bata. Naging ama rin naman siya ni Michael ng ilang taon. Sa tutuusin, wala siyang laban eh. Sa batas, children age 7 and under shall not be separated from the mother. Miss Carol? Yes? Ah, is this a coincidence or sinusundan mo talaga ako? Ma'am, kailangan ko na tulong ninyo eh. Kailangan ko nagpapatotoo sa mga nangyari. Nangyaring ano? 5 years ago, sa'yo ko binigay yung baby, yung anak ni Gia. Diba binigay mo sa kasama mong babae? Nang anak si Gia? We didn't even know that she got pregnant. Ma'am, andun ka na sa opisina. Binigyan ako ni Ma'am Lucy ng 5 million pesos. Ang sabi niyo sa akin, ibibigay ko yung baby sa inyo kasi papagamot niyo. Kaya ako binigay. Saan? Kailan? Wala akong maalala sa mga sinasabi mo. Ma'am, kung saan siya ka naman, oh? Sabihin niyo na sa akin kung saan niyo dinala yung baby para babalik ko sa tulay niya, ina. Kay Gia! Hari, kapag hindi mo ako nilubayan, tatawag na ako ng polis. Sige, ma'am, gawin niyo. Para sa'yo maimbestigahan ngayon. Ah! At ako pa ang tinakot mo? Ang tapang mo, ah! Meron ka bang ebidensya? So, wala. Hari, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, pag-ibig, pera, babae, malalagpasan mo rin yan. Mag-pray ka lang. At saka tumabi ka nga kasi baka masagasaan ka pa eh. Ma'am, wala ko pinagdadaanan, ma'am. Gusto ko lang ilabas ang katotohanan. Ma'am Carol! Ma'am Carol! Adam, papanik ko na muna si Gia kasi may mga gamot siyang kailangang inumin bago matulog. Kailangan niya na magpahinga. Okay. It's getting late. Sige, salamat po ulit sa pagdalaw, Papa. Tsaka bukas pwede na po akong pumasok sa opisina. Okay, but if you're not feeling that well yet, another day of rest will do you good. Okay? Sige. Hatid na po namin kayo palabas. No, I'll just finish my coffee and I'll be on my way. Ako na lang maglalak ng pito palabas. Sige. Good night, Papa. Salamat ulit. Sige po. Good night, Adam. Hurry. Sir Adam. Hurry, yeah. Kanina ka pa hinihintay ni Gia. Hinahanap ka rin ni Kai. Saan ba nagaling? May inayos lang po, sir. Is everything okay? Isipin mo, Gia, yung ginagawa. Marami kang masisirayan at kukuloy na buhay. Kasama niyo yung buhay mo. Okay lang ako, sir. Kapalik na lang po muna ako. Harry, do you need help? Try me. Baka makatulong ako. Naayos mo na pa yung gusto mong ayusin. Sir, sa to lang po, ayaw ko kasi makipag-cooperate ni Madam Lucy. Lucy? My wife? Lucy? Yes, sir. Adam?
Adam. Nagpatabi ako ng food in case gusto mong mag-late dinner. Ginabi ka, traffic? Sunod-sunod na ang paglilihim mo sa akin, Lucy. Una, yung cancer ni Gia. Pangalawa, yung pagmamayari ni Gia ng RJ&E. Ngayon, may nalaman ako nangyari 5 years ago. My goodness. Maaalala ko pa ba yun? You should. Lalo na kapag ganito kalaki, kasama ang nangyari. Nagbibintahan mo na naman ako. May proof ka? Baka naman, sad story, fabrications lang yun. Fabrication, no. They will not do that. No. I am bothered by what Harry told me. Ilang beses ka pa lang dumadalo, Kilakay. Ang dami mo ng issues na dinadala dito. So why the hell should I care about that, Harry? Harry claims, 5 years ago, you bought Gia's baby for 5 million pesos. At may posibilidad na si Michael ang batang yun. Gusto ni Haring patunayan ang kutob niya sa lalong madaling panahon. You tell me now. Ito na ang huling pagkakataon mong sabihin ang totoo. Is it true? Kasi totoo ba? Ginawa mo ba yun? Answer me! Magkakasama tayo nila, Dana, nakakita na may pinagkakaguluhan sila Manang Anday, si Baby Michael, sa labas ng gate natin. May nag-iwan sa kanya, sa labas. What if that's fabricated? Manipulated? How dare you? Bakit ko naman bibilihin ang anak ng bastarda mo? Para ano? Ipagpalagay na natin totoong binili ko nga. Sa tingin mo, ipapaako ko sa sarili kong anak ang anak ni Gia pagkatapos walang yahe ni Gia, si Dina. Iiputan ko sa ulo ang sarili kong anak! David, huwag kang susuko. At ama ka, ilaban mo yung karapatan mo kay Michael. Naniwala ka sa akin. Walaan mo agad. Pagdating sa akin, sabi ni Dana, magdududa ka muna before we prove ourselves innocent. This is so unfair! Ano kung ganito lang na ganito, magkanya-kanya na tayo! Lumayo na kayo, lalayo din kami ni Dana at Baby Michael! Magsama-sama kayo lahat! I hate you! Diretso na ko sana kay Sir Adam eh. Hihila ko sana ako ng tuloy. Ah, hindi. Huwag kang dumiretso kay Adam. Dumiretso ka sa HR. Oh? Mm. For your separation pay and papers, you're fired.
dalhin mo sa akin, ipapagamot ko. Amin ako. Pati si Gia, ipagamot mo na rin. Nakakahiya naman eh, baka kung anong masamang mangyari sa kanya, ako pang masisi. So magkano ba ang kailangan mo? 3 million? Mama, malaki tulong ko sa akin. Pero, iwan mo sa akin yung bata. Pag-uusapan natin tungkol ka, Michael, please, don't. I just want this clear for all of us, Lucy. There's only one way to solve this problem. Don't tell me. But the DNA ko si Michael is a Gia. Harry! Masama bang pakiramdam mo? Harry, ano bang problema? Natagal mo na parang may iniinda. Harry, kinakausap kita. Ano bang problema? Nag-aalala na kami ni Gia sa'yo. Nakausap na rin si Kuya Adam tungkol dito eh. Malakas ang potob ko. Anak ni Gia si Michael. Really? Papatulan mo at pag-aaksayan mo ng oras lahat ng foolish claims ng hari na yan? This is for our peace of mind. The fact na pinagbibigyan mo siya, ibig sabihin, naniniwala ka sa mga kalokohan na pinagsasabi niya. No, gusto ko lang ng totoo yung malinaw. Oo, magkasama tayo. Nakita natin si Baby Michael, magkasama tayo nung inayos natin yung mga papeles para mamayin legal ang paghatap natin sa kanya. Para rin to, para maging malinis ang pangalan mo. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ako natatakot. Then it's best na malaman natin ang totoo. If Harry's proven wrong and lying, mananagot siya sa akin sa panggugulo niya sa atin. Ano ba yung pinagsasabi mo? Patay na yung anak ni Gia. Andun ka. Andun tayo. Ikaw mismo ang nagsabi na kasama sa mga nasunog ang anak ni Gia. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na nakasama yung bata nung nasunog. Hindi, ate. Buhay yung baby ni Gia noon. Ako mismo, sinagip ko sa sunog. Tapos, nakasimulay ko kay Madam Lucy. Binigay? Pinenta ko, ate. Paano mo nagawa yun? Ate, kasi gipit na ako ng mga panahon na yun, ate. Hindi ko alam saan ako pupunta eh. Walang-wala tayo. Si Gia, malumba. Yung baby, mahina. Saan ako pupunta? Kaya lumapit ako kay Madam Lucy. Humingi ako ng tulong. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng 5 million kapalit tong bata, basta ibibigay ko sa kanila. Kaya ako pinigay, ate. Kaya ako nagawa yun. Para may salba kayo mag-ina, si Gia, pati yung si Michael. Ginamit mo pa yung pagkakasakit ni Gina? Maya ka? Walang iya ka? Nakakonsensya natin. Harry, Harry, inalagaan kita. Minahal kita. Halos ako ang tumayong magulang mo.
paano mo nagawa to sa akin? Mahigit 5 taon niloko mo kami. Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal mo! Dahil ko lang kapatawarin mga nagawa ko. Pero nangyari na eh. Nagawa ko na. Kaya mo itama ko yung mapagkakamali ko. At sabi naman ni Kuya Adam eh. Basta totoo ang sinasabi ko. Siya mismo kukuha sa bata kay Dana. Siya mismo babawi. Ganun lang yun? Ha? Babawiin parang tuta? Ha? Papaano si Dana? Yung bata, papaano? Si Gia? Matatanggap niya ba ng madali ito? Hari, hindi ganun kadali. Ang dami mong ginulong buhay. Ang dami! Lumayas ka. Lumayas ka ngayon din, traitor ka. Traitor ka, yung kapal ng pagmumukha mo. Ha? Masama na panaginip ko. Parang totoo. Ba't gising pa kayo? Masama na panaginip ko, parang totoo. May umiiyak doon na bata sa panaginip ko. Tapos, yung tunog daw galing doon sa urn. Nung hinawakan ko yung urn, bumagsak sa kamay ko. Wala daw laman. Wala daw yung abo ni Janyo. Ang weird nga eh, pero parang bigla akong kinabahan. Gia, baka may gusto sabihin yung panaginip sa'yo. Baka... Tumigil ka. Tumigil ka na. Tama na, Hari. Tama na. Anong nangyayari sa inyo? May problema ba? Ah, umiiyak ka ba? Anong nangyayari? Wala. Bakit? Okay lang, anak. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sa kondisyon mo, saka sa marami pang ibang problema. Pero huwag mo na ako intindihin. Okay lang ako. Mash, tama na. Maayos naman ako, hindi ba? Sabi ko din naman sa'yo, mapapagaling ako. Huwag ka na masyado mag-alala. Baka mamaya ikaw naman yung magkasakit. Anak. Ang sabi niya, bibigay niya ako ng 5 milyon kapalit tong bata. Basta ibibigay ko sa kanila. Kaya ako pinigay akin. Kaya ako nagawa yun. Para isang buong mag-ina, si Gia pati yung si Michael. Vin! 2 a.m. na. Matulog ka na. Wait lang, Ma'am. Naka-off. Matagal na yan. Tinabi na siguro ni Dina yung cellphone ni Michael. Tulog ka na. Magpahinga ka na. Hindi maganda yan sa health mo. Yeah, Ma'am. Nahihirapan lang akong matulog. Naalala ko si Michael. Bakit isigaw pa, Michael? Hindi po makatulog, Mami. Bakit? Are you sick? Bawal magkasakit, ha? Not feeling well? Why? What's wrong? I'm not sick. Sad lang po. Why? Mami, miss ko na po si Daddy. Michael, come on, you go back to sleep. Okay, Mommy is here. Promise, lalabas tayo soon, okay? Ano kasi wala na tayong laban eh. Dana's the mother. Minsan iniisip ko napaka-unfair ng law natin. Ma'am, paano ang ina na lang ba ang capable magmahal ng totoo sa anak?
Ay, no, anak. Pero nalagay na tayo sa ganyang kahirap na sitwasyon. Pinapahirapan lang ako ni Dana. Anak, hindi mo ba naisip na, you know, eventually date another woman, fall in love with her, raise another family, marry, ganyan. You know, it's Mom, difficult, but... Even if Michael is my adopted son, pero napamahal na ako sa kanya. I just don't want him to grow up thinking that I abandoned him. Okay, I should know. Iniwan tayo ni Dad. Good morning. Hi. Morning. Good morning. Hi. Hey, Michael. Ayun, nagbibis ka sa taas. Late na kasi nakatulog, late nagising. Oh, he was restless the whole night. Bakit daw? Nami-miss si David. But I'm sure naninibago lang yung masasana din. Dana, may tanong ako. A hypothetical one. Paano kung lumitaw ang biological mother ni Michael? Eh, di ipapapulis ko. Maayos naman tsaka legally mga papers natin ni Michael, di ba? And wala, hindi naman tayo, wala naman tayong pinalagpas na proseso. What if lumaban yung biological mother? Papa, I'm the mother. Paano kung mag-propose ng arrangement? Oh no, hindi ako papahayag. Eh kung kay David nga lang eh, ayoko i-share si Michael, yun pa. And I'm pretty sure kung sino man yun, pera lang ang habon. Babayaran ko na lang. I mean, everything and everyone has its own price. And what if mayaman din yung lumalaban sa'yo? Papa, what's going on here? Bakit natin pinag-uusapan to? Okay. Say mangyari nga yung scenario na yun. What would you do? Oh, bakit nandito ka pa? Kagabi pa kita pinapaalis, ha? Ate, sorry na. Okay, hindi ako aalis. Hindi ako makawala. Ganito pinakayos lahat. Hindi mo ito maaayos. Wala kang ibang pwedeng gawin at sabihin. Tama na yung ginawa mong gulo, Harry. Pero ate, si Gia, hindi pa niya alam ang totoo. Magdamag kong pinag-isipan ang sinabi mo. Sa ngayon, wala pang nakakasiguro kung ano talaga ang totoo. Papaano kung hindi pala anak ni Gia si Michael? Pinaahasa mo lang siya. Iiwan niyo siyang mas miserable dahil kung hindi niya nga anak si Michael, nasaan ang anak niya? Naisip mo ba yon, ha? Saan ba nanggagaling yung hypothetical question na yan, pa? Bakit meron bang nananakot pa? Extortion? Aharapin ko. And? Lalabanan ko. I mean, I'm gonna make sure na hindi siya mananalo, magkamatayan na. Magkakamatayan muna bago ipaubaya ni Dana si Michael. Alam natin lahat ang ugali niya, di ba? Pero ate, batas yung mga kalaban niya kung matigas siya. Sigurado ka? Batas? Hindi na naman. Padalos-dalos ka kasi. Akala mo lahat, alam mo. Ate, alamin ko. Masapara kay Gia. Huwag ka nga mga tuwiran. Akong bahala kung anong makakabuti sa anak ko. Ako lang ang magsasabi nito kay Gia. Naiintindihan mo? Kapag nalaman ito ni Gia nang wala sa panahon, at kapag naka-apekto to sa kalagayan ni Gia ngayon, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo, Harry. Bakit kailangan umabot sa ganun? Kung kinakailangan? Oo. Bakit ikaw pa? Nahayaan mo na lang ba na mabawi sa atin ng kahit sino si Michael? Of course not. So, tigilan na natin to. Let's eat. Napatunayan, naninakaw mo talaga ang anak ni Gia. Sigurado ako, hahanap ng paraan si Adam para ipakulong ka. Harry, mabubulok ka sa kulungan. At kapag dumating ang panahon na yun, baka hindi na kita matulungan. Harry, hindi kita tutulungan. Traidor ka. Morning. Morning, Tita. Uma! Umiiyak ka na naman. Ah, hindi, anak. Allergies lang. Halika na, kumain ka na. Kain na.
Hindi na. Mauna na ako. Sigurado kasi ako traffic ngayon eh. Baka malate pa ako. O, sige na, mauna na. Eto, dinagdagan ko yung baon mo, ha? Ah, sige. Bye-bye, mauna. Sandali lang. Magbibihis ako. Ihahatid na kita, anak. Ah, hindi na, ma. Tatagal pa. Malate pa ako lalo. Kaya ko naman magmaneho mag-isa eh. Sige. Bye-bye. Gia, hatid na kita. O, sige. Halika na. Bilisan mo, ha? Bye-bye, ma. Hello, Adam. Okay. Tuloy ba mag-report Gia sa trabaho ngayon? Nakaalis na. Hinatid ni Harry. We should talk. This is urgent. Please come to my office.